Mga kaganapan mula sa inyo, hatid natin sa mahal nating mga OFW. Good morning po sa inyo dyan sa may gitnang silangan. Nalibas sa inyo, nag-aalmusal pa lang ba ang ulam ninyo sa araw na ito. Dyan, itanggit ba dyan? Sarap dyan. Okay, pag-uwi ninyo rito, may makakaasa kayo na hindi kayo mabibitin dahil marami pong danggit dito po sa bansang Pilipinas. Kaya't antabayanan nyo po dahil malapit na po ang bakasyon at dadami na naman ang seafood dito sa Eastern Visayas. Samantala, dadayo naman tayo sa hilagang bahagi ng Eastern Visayas. Kinuyog po ng milyon-milyong maitim na insekto ang 11,000 hektarya ng Palayan sa lalawigan ng Northern Samar. Imagine, 11,000 hectares ito. Ayon sa datos na kinalap ng Regional Crop Protection Center ng Department of Agriculture o RCPC, 37% o halos kalahati po ng 29,000 na hektarya ng Palayan ang napeste ng rice black bug sa taong ito. Ko. Sa kasalukuyan, 17 sa 24 na bayan ang kontaminado sa naturang lalawigan. Ang likas na pinamumugaran umano ng naturang insekto. Puspusan naman ang mga hakbang na pinatutupad ngayon ng Department of Agriculture para maapula ang mabilis na paglaganap ng black bug sa naturang probinsya. Para sa karagdagang detalye, live ngayon sa linya ng ating telepono ang RCPC Chief ng Department of Agriculture. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Reynaldo. Salamat. Magandang umaga na po naman. Yes sir. Mr. Salamat. Yes sir. Yes. Malaki na po ang pinsalang dulot ng black bug sa Northern Samar. Una sa lahat, sir, saan po ba nanggagaling ang mga insektong ito? Gusto ko lang makorek yun kasi hindi black bug yung tumama sa Northern Samar, no? Okay. Yung BLB, yung bacterial leaf blight. Actually, just to give you some background, no? Ang tinamaan ngayon is yung Northern Samar at saka yung Eastern Samar. Sa Eastern Samar, iba naman yung tumama doon, yung tinatawag natin brown plant hopper insecto to. Yung sa Northern Samar, yung bacterial leaf blight ay isa yung sakit sa humay. Nasakit ito? So, sakit yan. Oh, kasi nababas ko sa ulat ay black bug umano. Hindi pala. Hindi black bug. Hindi black bug. Sakit. It need to be corrected. Opo. Bacterial leaf blight. So, na-mix up lang. Kasi B. I'm starting. Opo. So, anong pwedeng i-kuhan ko sa inyo? Yes sir. Ano po ang ginagawa ngayon ng Department of Agriculture para matugunan po ang problemang ito dahil di hamak na malaki po ang pinsala dahil 11,000 hectares po. At alam naman namin hindi nagkukulang ang DA para matugunan ito. Yes. Hindi naman talaga nagkukulang. Actually, marami na tayong nagagawa yan. Kung sa Northern Samar, mayroon na tayong may mga initial releases na tayo kasi sakit ito tinamaan talaga ng husto yung yung municipality of Palapag at ang Las Navas. Maraming Palayan dyan. Oh. 9 municipalities ang apektado doon sa Northern Samar. Pero ang malaking medyo pinsala nandito sa areas of Palapag and Las Navas. Yes. So, ang Department of Agriculture, nag-dispatch na tayo ng technical team doon to assist them. Mm-hmm.
para makontrol ito. Then we are also providing some fungicides initial para matulungan naman sila, saka nagpo-position naman natin ang ating rice program para maka-change sila ng rice variety. Sa next cropping kasi medyo susceptible yung na variety doon ng mga areas na yon. So hindi ito kami hihinto hanggang lang dyan kasi mayroon kaming kine-create na ngayon na task force, no? Ang trabaho nila is to install information campaign, how to control, organize the community, how to control talang actual sa field. Then we are continuously revalidating and talagang inimamap out namin yung sitwasyon sa field, yung degree of infection sa area. Kasi mahirap to madala sa ibang lugar. Marami pa. Damay pa. Rice crop ngayon, standing crop. So kailangan natin na mapuy-puy ito at that level na hindi na maka-affect sa ibang lugar. So, okay, sir, salamat. Yes, sir. Gaya ng nabanggitin nyo kanina, ang lunas dito ay fungicide at alam naman natin kung gaano kamahal yan. Paano naman ang ating mga magsasaka? Sino po ang nagpo-provide? Magbabayad ba sila o DA po ang nagpo-provide? Actually, mayroong initial na kaming binigay yung mga ibang mga farmers nagbinigay doon at saka ngayon nagpo-purchase talaga as an emergency lunas ng sitwasyon para hindi ito mag-expand. So, nag-purchase yung programa na rice program natin. At no cost to the farmers. With technical galing sa atin dito sa Department of Agriculture. So, nag-create kami nga ng task force. We have a task force for brown plant hopper din, then for sa Eastern Samar. Ganun na. Apo, sir. So sana po ay magtagumpay ang ating ahensya, ang Department of Agriculture doon po sa para maagapan po itong paglaganap ng mga sakit ng ating mga palayan diyan po sa Northern Samar. Thank you po, Mr. Ray, salamat at more power po. Sige. Thank you. Okay. Yun po ang hepe ng RCPC ng Department of Agriculture Region 8, si Mr. Ray Salamat. Sa apelyido pa lang, panalo na. Salamat. Okay. Sige. So, samantala sa ating pagbabalik, mga kanayon, abay, susundan naman natin ang pangyayari dito po sa dalampasigan ng Dulag, Leyte, saan iimbestigan umano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pagkamatay ng napadpad na guitar fish dito po sa Dulag, Leyte. Yan at iba pang mga kaganapan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik namin dito lang sa Balita Bagitan, ang tahanan po ng ating mga balitang kalayo.